Hey guys! Welcome back to our channel, and for our today's video, i-update ko kayo regarding the new departure guidelines of the immigration. So, as of August 31, guys, ang ating bagong departure guidelines ng immigration na ipapatupad dapat ngayong September 3 ay sinuspinde ng Department of Justice dahil marami daw bumabatikos dito, pati na rin ng iba pang mga senador dahil baka mas mahirapan lang daw tayong mga Pilipino sa pag-aabroad. And mismo si Secretary Justice Boying Remulla ang nag-utos na isuspend ito kasi gusto niya daw mabigyan ng linaw muna ang lahat ng issue na binabato sa bagong guidelines na nagtatakda sa documentary requirements na kailangang ipresent ng mga Pinoy na lalabas ng bansa. Anyway, for more details, please watch this video. Sinuspend ng Department of Justice ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines. Kasunod yan ng mga agam-agam ng ilang senador na baka mas lalo lang nitong pahirapan ang mga Pinoy na mag-a-abroad. Nasa frontline na balitang yan, si Justine Punsalam. Hindi muna tuloy ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines ng Interagency Council Against Trafficking simula September 3. Mismo si Justice Secretary Boying Remulla ang nag-utos na suspindihin muna ito. Gusto niya kasing mabigyan dinaw muna ang lahat ng isyong ibinabato sa bagong guidelines na nagtatakda sa documentary requirements na kailangang ipresenta ng mga Pinoy na lalabas ng bansa. We heed the call of the people to review. So we're doing that in the spirit of transparency. Handa rin daw ang DOJ sakaling ipatawag sila sa nilulutong pagdinig sa Senado. Target imbitahin dito ang mga pasaherong na offload o hindi nakasakay ng eroplano matapos hindi makalusot sa immigration officer. Karamihan sa kanila na offload dahil sa profiling. It's economic profiling. Dahil kung makita, hindi magaling mag-English, hindi maganda ang kasuotan, automatic. 90% chance magkakaroon po ng second screening. Pangamba pa ni Senate President Big Zubiri, baka maging sanhilang ito ng korupsyon. Kung hihingin mo ng mga bank certificates, may mga title pa, may hihingi pa sila mga title, proof of education, proof of occupation, kung saan ka nagtatrabaho, that can be prone to anti-privacy laws. Tanong pa ni Zubiri, bakit parang habang malayan nakakapaglabas-masok ng bansa ang mga POGO workers na anyay madalas nasasangkot sa mga krimen, pinaghihigpita naman ang mga Pinoy. Dagdag pa ni Zubiri, dapat mabayaran din ng danyos ang mga na-offload na mapapatunayang lehitimo naman ang kanilang pakay sa ibang bansa. Kasi siyempre, sila babayad nun pag nag-offload sila. Meron din silang kailangan ibigay na ayuda. Kasi isipin mo, pamilya kayo, lima kayo, husband and wife, tatlong anak, pupunta kayong Hong Kong, i-offload mo sila. Magkano ng ginastos ng pamilya doon? It's not fair. It is not fair. And ganun na lang, ipa-offload mo sila, natalo sila ng 100,000 pesos, sorry na lang, sasabihin mo sa kanila, sorry na lang. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, hindi solusyon ang revised travel guidelines sa human trafficking. Sa datos kasi ng IACAT noong 2022, sa mahigit 32,000 Pinoy na na-offload, mahigit 400 lamang ang lumabas na biktima ng human trafficking. Ano po ba ang epekto nito sa pagsugpo talaga sa sinasabi nilang dapat kasing sugpuin ang human trafficking? Ibig sabihin po ba zero na ang magiging biktima ng human trafficking? Hindi po ito margin of error, Ginoong Pangulo. Hindi po. There is something wrong with the process. Pagtapak naman sa karapatang maglayag ng isang Pilipino ang bagong travel guidelines para kay Attorney Mel Santa Maria. Basta't sinabing karapatan, ang sasabihin mo lang sa gobyerno, magbibigay ka lang ng notice, aalis ako. Present mo ang visa, present mo ang passport, present mo ang boarding pass, alis ka na. Ang nangyayari dito, humihingi ka ng permiso sa ating gobyerno para maglayag. Sapat na rin daw dapat ang visa bilang patunay na ang isang Pinoy ay may kapasidad na maglayag, lalot mismo ang embahada na ng pupuntahang bansa ang nag-aproba nito. Kung talaga raw pagsugpo sa human trafficking ang layunin, payo pa ni Attorney Mel. Gamitin niyo ang intelligence funding niyo. Hindi mo pwedeng remedyuhan o ayusin ang trafficking sa pamamagitan ng paglilimita o pagsusupil sa iba pang karapatan ng ordinaryong mamamayan. E gawin yung trabaho niyo. Anyway, I think tama naman na i-suspend muna nila yung revised rules since madami naman talagang dapat ayusin. Imagine, hindi ka pwedeng basta-basta mag-travel kahit kumpleto ka naman sa documents. Tapos, hindi pa ibabalik yung pera mo na pinambili ng ticket, parang nasayang lang lahat ng ipon mo, diba? Kaya, yung iba takot na din na mag-travel dahil baka ma-offload lang sila.
So, I hope maayos nila yung rules na fair naman sa ating mga gustong umalis ng bansa. And para ma-encourage din yung iba pa na mga Pinoy, na mga Pilipino na makapag-try na mag-travel outside our country. Anyway guys, that's it for this video. See you in the next one!